Hanap nyo ba ang produktong nakaka-fresh at nakakabata? Yung sulit dahil effective at kaya ng bulsa. Huwag mag-aalala, may bagong pampaganda na pasok daw sa mga may ayaw magmukhang haggard. All-natural ang sangkap na ito at nakakabata, nakakaputi pa. Take note, pampalakas pa ng kalusugan. Very rampant yung glutathione, yung collagen, yung placenta. So ang ginawa namin, dun sa Hayami Stem Cell Supplement, combine na dun lahat ng mga potent ingredients na hindi mo na kailangan uminom ng maraming magkakaibang brands or magkakaibang bote. Isang inuman lang, nandun na lahat ng kailangan ng body mo para maging healthy and syempre glowing skin. Tinaguri ang 20-in-1 ng food supplement na ito, ang Hayami by Kala. Sagana ito sa elastin, isang building block protein gaya ng collagen na nagpapabuti ng elasticity ng ating mga balat. Meron ding omega-3, 6, 9, potassium, calcium, vitamin C, marine collagen. At may mabisang sangkap pa na nagpapabagal daw ng pagtanda at good for mental health pa. Sa produktong ito, kayang i-achieve ang ageless beauty, best for all ages, babae man o lalaki. To have something new sa buhay talaga, ayan yung nilook forward ng lahat ng tao eh, kahit bata, matanda. Kasi kung paulit-ulit ka na sa ginagawa mo, rutinary, wala ka nang ilook forward, nagigising ka na meron kang something na may experience na bago or makikita. So syempre, lahat yan, kaya nga pag may ending sa buhay natin, maparelasyon pa yan, negosyo, trabaho, huwag mo ikalungkot kasi in every closed doors, there's always a new opening or a new beginning. So, dapat ikalook forward natin lahat ng bago. And speaking of ageless beauty, may bagong paligsahan ng pagandahan. Dedicated sa lahat ng mga babae, single ka man o may anak na. Ito ang bagong beauty pageant sa Pilipinas, ang Universal Woman. The motto of this Universal Woman is, of course, redefining beauty with diversity and inner strength. Ang bagong beauty contest na ito para sa lahat ng Pilipinang may advokasya sa komunidad. Mula 18 to 45 years old ang pwedeng sumali. I'm the franchise of the Universal Woman Philippines. So ito ay magkakaroon na din ng staging sa June. Pero meron na tayong in-appoint for the competition sa Cambodia. Si Maria Higante ng Cebu, ang Pinay na unang magre-representa ng bansa sa Universal Woman Beauty Pageant. Sobrang saya po kasi ang tagal ko na po hinintay na makarepresenta ako sa Pilipinas in an international pageant kasi ang dami pong maganda tsaka beautiful and richly diverse things in our culture na feeling ko naman kaya kong i-represent on an international stage. Bumisita din sa bansa kamakailan na ang reigning Universal Woman Queen na si Valentina Sanchez Trivela ng Venezuela. It's definitely been an incredible year being the first queen to be crowned in this new platform, what we call the new era of beauty, has truly been a special experience. We've been traveling so much in the past 13 months. Met incredible people from all over the world and had the chance to go to different events and contribute and promote different social causes that are dear to my heart. Hangad ng Cebuanang si Maria na mauuwi niya ang corona at mapanalo ang Pilipinas. Gaganapin sa March 22 ang grand finale ng Universal Woman sa bansang Cambodia. From one beauty queen to another beauty queen, meet Steph Herona, ang proud mommy at Miss Universe Philippines candidate mula Quirino Province. Hindi tulad ni Maria na veterana na sa mga beauty pageants, si Steph first time lang sumali sa pagandahan. Ginawa niya raw ito para patunayan na may mga puwang rin ang mga gaya niyang nanay sa mga beauty contest. Bilang nanay, dapat nag-grow din ako as a person. Hindi lang yung mga anak ko yung nag-grow eh. Kasi paano ka paniniwalaan ng mga anak mo, ng mga tao sa paligid mo, kung hindi mo minamahal yung sarili mo? Dahil sa binagong requirements ng Miss Universe, gaya ng pag-extend ng age limit sa mga kandidata,
Ang mga kagaya ni Steph ay nabibigyan na ngayon ng oportunidad na maipakita ang kanilang ibubuga kahit na sila ay may mga anak na. Bilang ina sa tatlo niyang anak, napagsasabay ni Steph ang pag-aalaga sa mga chikiting at pag-iensayo sa nalalapit niyang laban para sa titulo ng Miss Universe Philippines 2024. Time management. Ipinagsuspend ko yung mga anak ko sa nature, ganyan. And mga park, nagpa-park kami. Even if busy ako today, tomorrow, babawi ako sa kanila. And I would explain to them na bakit busy si mommy. I am telling them na, alam mo, I really have to do this para meron tayong makakain, meron ako ng pambayad ng tuition nyo. Tapos, I really have to study also. Kasi, you know, as a person, we are a work in progress. Dapat lalaga equal lahat. And also, of course, hindi ko pababayaan yung asawa ko. Kasi, I want to have a complete family forever. Dolly de Leon, obviously nominated for Triangle of Sadness. What a beautiful film. Thank you so much. How are you? Hindi lang sa pageantry, sikat ang mga Pinay. Unti-unti na rin nakikilala ang ating galing sa pag-arte. Gaya ni na Dolly de Leon. Alright, ready. And 3, 2, 1, action! At Liza Soberano na gumagawa na ngayon ng pangalat sa Hollywood. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Nito lang ding taon, bagong-bago. This newest Pinay na naman ang nabigyan ng oportunidad na bumida sa international screen. Siya si Ruby Ruiz, ang Filipina actress na napasama sa Hollywood series na Expats na pinagbibidahan ng international star na si Nicole Kidman. Bakit sa palagay mo ikaw ang napili? Kasi... Well, magaling ka naman talagang umarte, no? Pero ano yung mga maliliit na bagay that set you apart from the others? One is yung ano, yung when I auditioned, my last audition, that was Zoom audition. So the director was there, the producer, and there was this empty, ano, because they were very picky because the role of Essie will have to have a scene, a one-on-one scene with Nicole Kidman. Oh. Sana kung pasilbi-silbi lang, it's gonna be easy and oh, it will be more convenient kung kukuha na lang sa Hong Kong. And hindi ko nababanggit yung ibang pangalan ng mga nag-audition. Mabibigat na artista mula dito sa atin. Oo. Ang nakalimutan nila, ang kailangan for Essie, somebody who's older than Nicole Kidman. Because ang character ni Essie, mula nung pinanganak yung bata, until, you know... Hanggang lumaki. Oo, hanggang lumaki, hanggang nawala siya. Oo. Ako yung ano... Right. Nagpalaki sa kanya. Ayun. So, somebody with, ano, of age, ganon. Tapos, yung very loving, very much, maternal. Very motherly. Oh, yes, maternal. Mm-hmm. Yun. Ginagampanan ni Ruby ang papel ng isang domestic helper. Ayon kay Ruby, hindi madali ang kanyang ginawang role. Para magawa raw ng tama ang kanyang karakter, nakipagkaibigan siya sa mga DH sa Hong Kong. So, gaano katagal mo pinag-aralan yung role na yan? We filmed the series
6 months in Hong Kong and 5 months in LA. But I had parang siguro mga a month to ano to prepare for it. Then one Sunday, my first Sunday that nag-ano ako mamamasyal, paglakad ko doon sa may bridge, nakita ko yung mga kababayan natin nakasalampak doon sa may bangketa, may mga corrugated board, may banig, kung ano-ano. Naiyak ako kasi sabi ko, isa ako dito, the role that I'm going to play. And the way I did my character sketch, ang layo ko, masyadong cerebral, ang layo ko pa dun sa totoong domestic helper. Masaya si Ruby sa bago niyang achievement sa kanyang karera. Pero ang pinaka-proud siya ay ang naipagpatuloy niya ang pakikipagsabayan ng mga Pinoy sa mga international celebrities pagdating sa pag-arte. Ako naman, ang gustong-gusto ko sa expats, I was not obliged to speak in katulad ng accent nila. Okay? Ang nailaban ko lang doon, of course, because of my role as Essie, as nanny. Pero, you know, in-insist ko that I would use our Filipino accent because that's how we would speak. Ang nailaban ko, yung kasi merong mga parang broken English in the beginning sa script, I refused to speak that. Because I said that a lot of OFWs would be watching this, and not just nannies, not just domestic helpers. And also because a lot of our domestic helpers are university graduates. Yes, educated. Educated. Uh-oh. I mean, they can speak English, and we're Filipinos are very conscious about our grammar. And kaya nga, eventually, parang naging consultant na ako pag merong script na Tagalog or English. Basta bago, pagkakaabalahan man o hahangaan, palaging ihahatid ng Rated Corina yan. Kaya patuloy na tumutok at huwag magpahuli sa mga latest at updated. Stay tuned lagi sa amin and be the first to know all the newest of the new. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas. Pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.